maligayang pagbabalik sa Look Recaps. Papakita ko ngayon ang Tagalog version ng movie na ito para mas lalo nyo pang maintindihan. Ang kwento ay nagsimula sa mga kakaibang uri ng mga aliens, tinawag na parasites ang pagsakop sa mga tao. Pinapasok nila ang utak ng mga tao. Ang isang parasite ay pumasok sa taong hindi katandaan sa tabi ng asawa nito. Ang isa naman ay sinusubukang pumasok sa isang high school student na ang pangalan ay Shinichi Izumo, pero hindi ito nakapasok sa tenga dahil nag-earphones ito, kaya pumasok ito sa kanang kamay niya, nagsisigaw si Shinichi habang tinatanggal ito. Nang marinig ng ina neto ang pagsigaw agad netong pinuntaan upang tignan pero wala siyang nakitang kakaiba, sinabihan niya etong isa lamang imahinasyon at pinabalik niya ito sa pagtulog. Kinabukasan, ang alien na nasa loob ng katawan ng lalaki ay kinontrol ang pag-iisip neto. Bigla netong kinain ang ulo ng asawa, sa kasalukuyan si Shinichi ay nagulat dahil sa normal ang kanyang pagkatao, dahil siguro sa kamay neto pumasok ang alien hindi sa ulo. Nakontrol ng alien ang kanang kamay neto nang hindi nalalaman. Kagaya ng paghawak neto sa parte ng katawan ng kanyang girlfriend na si Sitomi, paghaba ng kamay, at ang pagbato ng bola sa malayong posisyon na hindi tinitignan, nalilito at kinakabahan siya sa nangyari kaya't kinausap niya ang kamay neto hawak ang cutter, pinipilit niyang magpakita ang alien sa kanya. Sa hindi inaasahan bigla etong naging ahas, hindi kagaya ng ibang alien na maraming pinapatay, ang pumasok kay Shinichi na alien ay friendly. Sinabi netong nagkamali siya ng pinasok, hindi ang utak neto. Ngayon permanente ng parte ng kamay neto. Dahil wala ng pagpipilian eto naging kaibigan niya ang parasite at pinangalan ng Migi. Napag-aralan din ni Migi ang lingwahe, pakikipaglaban gamit ang espada, pagpapana. Ang ibang alien ay pumapatay ng kung sino-sino lamang. Habang pabalik eto sa eskwelahan, narandaman ni Migi ang ibang alien na kumakain ng utak. Agad netong hinayla si Shinichi sa restaurant at pumasok sa likurang bahagi neto at nakita ang kumakain na alien. Narandaman ng alien si Migi at masaya etong winelcome at napansing hindi pa neto pinapatay ang katawan na ginamit. Agad na lumapit eto sa harapan ni Shinichi. Sinabihan ni Migi ang alien na umatras, dahil kung mamatay si Shinichi ay mamamatay din siya. Sinabi ng alien na kaya ni Migi na pumasok sa utak ng isang tao na isa lamang ang nagko-control. Sinabihan niya si Migi na umalis sa harapan niya para kainin niya ang utak ni Shinichi at nag-away ang dalawang alien at pinutol ni Migi ang ulo neto, nagpasalamat ni Shinichi sa pagkakaligtas neto sa buhay niya. Sinabi ni Migi na pinatay niya ang alien dahil masyadong delikado tumira sa ulo kesa tumira sa kamay ng tao. Nalaman niyang mas safe reto dahil mas tatagal ang buhay niya dahil sa nakukuhang sustansya sa katawan ni Shinichi. Sinabi din niyang pro-protektahan niya ito sa lahat ng bagay. Sa kasalukuyan si Detective Hirama ay nag-investiga. Ang patayan na naganap ay pinaghihinilaan neto kagagawan ng isang alien. Kinabukasan sa eskwelahan, pinakilala ng prinsipal ang bagong guro na si Ryoko Tamiya. Sinabihan siya ni Migi na ang bagong guro neto ay isa ng alien. Nilapitan neto si Tamiya. Sinigurado ni Tamiya na walang masamang gagawin at gusto lamang neto mag-usap sila pagkatapos ng klase. Nagkita sila sa aquatic zoo at pinakilala ang dalawang netong alien na kasamahan. Si Shimada Hideo, isang student, Mr. E isang polis. Tinanong neto bakit kakaiba sila sa ibang kasamahan at sinabi ni Tamiya na interesado siya sa buhay ng mga tao kung paano sila mamuhay. Nakipagtalik din ito kay Mr. A para sa research niya, inamin din niyang buntis siya at isang normal na tao. Sinabi din niyang kailangan nila ang isa't isa para makasurvive at ng ano ang dahilan ng buhay nila rito. Nag-aalala din siya sa isang killer na napapabalita, inalok nitong makisama sina Migi at Shinichi sa kanila at sinabing kung isa sila sa balakid sa plano neto handa silang parusahan at tinakot niya na kaya nila paslangin si Sitomi at ang buong mag-aaral sa Easter. Sa bahay nila, dahil sa late nang nakauwi si Shinichi tinanong siya ng ina neto kung may problema ba. Nairita si Shinichi at sinabing hindi na siya bata at hindi kailangan sabihin lahat sa ina neto. Sumunod na araw, habang pauwi sila tumakbo sila dahil narandaman nila na papatayin sila ni Mr. A. Pero sinundan sila neto sa eskina na walang tao, na pagdesisyon na nilang kausapin ka at sabihin lubayan sila. Sinabi ni Mr. A hindi siya kagaya ni Tamiya.
Sinabi din niyang narinig niya ang tungkol sa parasite na pumatay sa may restaurant at tinawag na delikado si Miggy na dapat nang mawala. Nagsimyu lang mag-away ang dalawa at onti-onting lumalapit si Shinichi hawak ang bakal na pang-cover. Nang malapit na ito sinabihan siya ni Miggy at sinaksak si Mr. A. Napahiga si Mr. A sa sahig at tumakbo si Shinichi papalayo, takot na takot siya dahil nakapatay siya ng tao at sinabihan siya ni Miggy na ang totoong tao sa katawan nito ay dati nang patay simula nang pumasok ito sa katawan ng tao at ang pinatay nila ay isang alien. Sa kabilang dako habang pauwi ang ina ni Shinichi nakita nito si Mr. A, natakot ito at tinanong kung okay ba to. Sa bahay nararamdaman ni Miggy na may alien na papalapit sa bahay nila at nag-alala, agad tumakbo si Shinichi sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Nang bumukas ang pinto nakita nilang ang ina neto, sinabihan siya ni Miggy na kinuha ni Mr. A ang katawan ng ina neto pero ayaw maniwala ni Shinichi. Si Mr. A ay lumipat sa katawan ng ina neto. Nagalit si Shinichi kay Miggy at sinabing papatayin siya pag hindi tumigil sa kakasalita. Nagsalita si Mr. A sa katawan ng ina neto at sinabing tama si Miggy, umiyak si Shinichi at ayaw maniwala, humingi ito ng paumanhin dahil hindi siya sinabi ang katotohanan. Agad na sinasak ni Mr. A si Shinichi sa puso, hindi makapaniwala si Miggy nang bumagsak si Shinichi. Sinabi Mr. A kay Miggy na katapusan na nila, umalis si Mr. A. Pumasok si Miggy sa katawan ni Shinichi sa butas, makalipas ang dalawang araw na buhay ta, pinaliwanag ni Miggy na ginamit neto ang parte ng katawan neto para takpan ang butas sa katawan at bumalig sa kanang kamay ni Shinichi, isa lamang tong eksperimento pero tumalab. Pero hindi excited si Shinichi sa pagkabuhay dahil sa pagkawala ng ina neto, sinabi din niya kay Miggy na dapat pinabayaan na lang siyang namatay kesa umiyak. Pumunta agad sa school si Shinichi at sinabi ang lahat kay Tamiya tungkol kay Mr. A pero hindi ito nakinig at binato neto ng kutsilyo at nasalo neto ang at umalis. Sa kabilang dako nakita ni Detective Hirama ang fingerprint ni Shinichi sa isang iron pipe at restaurant. Naglakad si Shinichi sa city at tinignan ng mga nag-rally, tinukoy ni Gimi na ang politician na si Takeshi Hirokawa ay nakuha na ng alien. Hinala niya na ang alien ay gustong bumuo ng lugar kung saan pwedeng kumain ng tao. Sa oras na yun si Detective Hirama ay pumunta sa bahay ni Shinichi at nagtanong tungkol sa napaslang na polis, pero tinanggi ito ni Shinichi na may nalalaman siya doon. Kabukasan si pinakilala ni Setomi si Shinichi kay Shimada, isa sa membro ni Tamiyas, sinabi ni Setomi na transfer sa school ito. Pinilit netong kamayan ng alien. Sinubukang pigain ng malakas neto ang kamay ni Shinichi, pero nagulat eto nang pigain din eto niya ng parehong lakas. Duda ni Miggy na ang ginamit niya na laman sa katawan ni Shinichi ay buhay pa at ginagawang malakas neto ang katawan niya gaya ng isang alien. Meron din etong pagbabago sa pag-uugali neto, pero tinanggi eto ni Shinichi. Sinabi din ni Miggy na hindi siya laging andyan sa tabi niya para ipagtanggol ito dahil kailangan niyang matulog 4 oras sa isang araw kagaya ng tao, pero hindi pwedeng mamili si Miggy kailan matulog at kailan magising sa oras na yun. Pagkatapos ng mahabang investigation, nalaman ng mga polis na ang parasite ang may kagagawan ng mga pagpatay sa city. Nalaman din nila na sa pamamagitan ng pagkuha ng buhok sa ulo at naging kulot ay isa tong alien. Sumunod na araw nakita ng principal na buntis si Tamiya kaya sinabihan netong mag-leave na muna. Si Miggy at Shinichi ay excited na sa news, pero sinabihan sila neto na lagi silang babantayan ni Shimada. Sinabi din niyang si Shimada ay bagay sa school dahil pareho sila na hindi kumakain ng tao. Sa kasalukuyan si Shimada ay nasa art room at nag-volunteer maging art model. Habang inuukit neto nila si Tommy at ng mga kaibigan neto at habang inaayos nila ang posisyon ni Shimada ang kaibigan ni si Tommy ay kumuha ng buhok at nagulat eto naging kulot yun. Ang babae at mga kaibigan nila ay napagtanto na si Shimada ay isang parasite, sinubukan netong tumakbo pero hinayla siya ni Shimada pabalik. Nilapitan niya ang mga babae at binato ni si Tommy ng bote ng timer at nabuhos eto sa bunganga niya at lalong nagalit at nasira ang itsura neto. Sinabihan ni Setomi na tumakbo ang mga kaibigan pero isa-isa tong pinatay ni Shimada. Narandaman ni Miggy ang pagpatay ni Shimada at agad tong pinuntaan at nagulat siya sa nakitang mga bangkay na nasa sahig. Pinakalma eto ni Miggy at hinanap si Shimada. Nakita nila eto na papatayin si Setomi kaya agad netong niligtas si Setomi at hinarap si Shimada pero nagpakita si Tamiya sa likod.
Nabigo siya kay Shamada sa ginawa netong gulo, kaya hinagisa neto ng improvised bomb at agad na binuhat ni Shanichi ang sugatan na si Sitomi at kumalon sa building palabas. Pagkatapos ng pagsabog dumating ang mga polis at sinabihan ang alien na nakasurvive sa pagsabog. Dinala ni Shinichi si Sitomi sa hospital at bumalik para tapusin si Shamada. Tinamaan ni Shinichi si Shinada sa kabilang building at namatay ang alien. Lumabas si Tamiya at sinabi kay Migi at Shinichi na mawawala muna siya hanggang sa mga anak eto. Bago siya umalis binigay neto ang address kung saan si Mr. A, nahanap ni Shinichi si Mr. A sa address at sikreto netong sinundan sa tulay. Pero sinabi ni Migi na kailangan nilang umalis dahil inaantok na eto, hindi makapaniwala si Shinichi sa kamalasan. Sinabihan na lang eto ni Migi na mag-ingat at naging swords eto bago natulog. Napansin ni Mr. A si Shinichi at nagulat eto dahil buhay pa siya. Inatake niya eto at nagulat siya sa bilis ni Shinichi. Nagsimyu lang lumapit si Shinichi sa alien at nang makalapit eto at akmang papatayin nagpanggap si Mr. A gamit ang itsura at boses ng ina neto. Na-distract si Shinichi, pero inatake siya ni Mr. A at bumalik ang pag-iisip ng nanay neto at inarang ang pag-atake kay Shinichi at agad na pinaslang eto ni Shinichi. Pagkalipas ng ilan araw nanalo si Hirooka bilang isang mayor at nag-promise na gagawin ang mga sinabi. Sa oras na yun si Detective Hirama ay nilapitan ng Special Assault Team pangalan ay Yamagishi, at pinapirma ang sulat na confidential tungkol sa project na Human Life Protection. Makikitang nag-uusap si Tamiya at Hirokawa sa isang parasite na tinawag na Goto, at sinabing tatapusin niya ang angkan ng mga tao. Sa huli makikita si Shinichi na bumisita kay Sitomi sa hospital, at may isang lalaking nire-record silang nag-uusap ni Migi. Maraming salamat sa panunod, huwag kalimutang mag-subscribe at like paula. Spread love.